Nag-speech ka na. Shit. Talaga ang idea at all. Sabi ko sa kanya kanina, pwede ko nang ma-expect lahat ng pwedeng i-expect. Except this one. Ano yung iba pang pwedeng i-expect? Gusto mong kumanta, gano'n. Gusto ko na kaya kumanta nina. Oo, gano'n. What if true song na lang? Wow, may gano'n. Pwede pong mag-request? Nagulat ako nung kumanta. Kasi parang, confident na siya, finally, okay. Gano'n. Yeah. Pero nag-speech ka na. Shit. Parang dun lang nag-sink in. Oo, okay. Totoo pala talaga yung sinasabi nila, no? Na pag nandito ka na sa punto na to, parang tinatakasan yung utak ko ng mga salita. Okay. Oo. So, paano ba... Ano ba nag-start lahat? Gusto kong malaman, ganun. Matagal ko naman ng gusto. Mm. Like, naging sure ako, June this year. Parang, ano na, may plan na. Dapat ng queer prom. Oh. Pero kasi, inisip ko, ikaw yung nag-plan nun. Okay. So parang ayoko naman mag-piggyback lang na ganun. Tsaka parang ayoko na public. Okay. Kasi baka ma-pressure ka. Okay. So naisip ko, intimate. Tayo-tayo lang. Mm-mm. Yun. Tapos, yung actual planning, mag-start siya nung, kailan tayo nag-single origin? Mga 3 weeks ago siguro? Mga ganun. Parang isa-isa kong sinabi sa closest friends. Kila Pauline, kila Jessica, sinabi ko yun. Kay Macy, sinabi ko. Tapos, syempre sa other queer couples, sinabi ko rin. Shoutout kay Pat, Patness. Thank you sa pag-refer sa Tessera. Thank you, Tessera. Ang dali nung pagpili ng ring. Nung pagkakita ko nung portfolio, alam ko na agad na ayaw mo kasi nung mga yung nakaganon yung stone na yung mag-isa. Oh, na mag-isa. So, pumili ako ng maraming maliliit na andun siya. Tapos ang funny pa, yung jeweler, yung nag-assist sa akin, ang name nila, si Christina tsaka si Abigail. So, hiniwala yun. It's telling. Oh, funny. Parang natatawa kaming tatlo pag gano'n, nung nag-uusap kami. Mm-mm. So, yun. Tapos, itong place, Lemuria, gusto ko rin mag-thank you kay Joss. Si Joss yung nag-refer, or nag-recommend ng Lemuria sa akin. So, thank you, Joss, for this. And, ayun, tapos, reach out ko si Belle. Nung nagkausap kasi kami ni Pat, siya kasi yung nag-propose sa Patness. So, tinanong ko siya, paano ka naging sure na, ito na yun, ready ka na mag-propose? Tapos, sabi niya, hindi ma-explain yung feeling. Parang, bigla mo lang yun ma-realize, may click na ganun. Tapos, tinanong niya sa akin kung kailan ko yun na-feel. May expose ka daw. Ito yung gabi na hindi ako makatulog. Ang lakas mo humilik. Tapos wala, nakangiti lang ako na parang, alam mo yung nasa point na ako, ito yung mga kasama ko. Whatever. may nights na hindi talaga ako makakatulog dahil sa hilig niya. Naawa ka ba sa sarili mo? Hindi nga eh, yun nga eh. Hindi ako naawa, hindi ako nainis. Parang natawa ako na in a good way. Natawa in a good way. So, ayun. Tapos, lahat ng preparations, message si Belle, tapos meron din akong mga other places na inocular, tapos pero nung nakita ko tong Lemuria, alam ko na gusto ko dito. Mm-mm. Tapos hindi agad sila nagre-reply. Sorry. So yung goal cut na lang natin. Hindi agad sila nakaka-get back sa akin. So, nung muntik na akong mag-ocular sa ibang place na medyo malayo, so as in, mga Rizal levels, yung isa kong gusto na place. Biglang nag-message to na available. So, dumiretso na ako agad dito. Kasi ito talaga yung gusto kong venue. And thank you rin kay Jessica, yung friend ko. Kasi sa kanya ako humingi ng validation. Architect siya. So, sinasend ko yung mga pegs na ito yung gusto kong venue. Ay, maganda. Ay, okay. Ay, wag dyan. Alam mo yun, nagbabalidate siya. So, ayun. Tapos, thankful na available si Belle. Siya talaga yung una ko naisip agad. And may thank you sa team niya, di ba? Belding Lasa. Ito yung niya. Ito yung at niya. And of course, yung team ni Tep sa Serenade Society. Nandun sila. Sila yung musician. Sila agad yung naisipan kong... Tapos, nagtapang-tapangan ng kumanta. Tapos, kasi gusto ko yung song na yun. Mm-mm. Lalo na yung sinabi mo recently, na yung background nung walang kapalit about queer love. Pero hindi ko siya na-practice ever. Tapos, minemorize ko siya ng 1 week. Pero nung kanina, wala na akong maalala. So, nag-ano na lang ako. Nag-codigo. So, yun. May mga
people from the org na may alam sa QSS. So, I will. Nung ano pa lang, nung meet up before, sinabi ko na sa kanila na sure ako. Mm. And yun nga yung nag-float yung idea na sa queer prom. Pero sabi ko, ayoko nang hindi ko plinaan and ayoko nang gano'n. Galing. Na-amaze ako. Ano nang message mo? Anong sobrang mo? Speechless ako. Mm. Tapos, iyakin ako. Kaya nga, umiiyak agad di ako makapagsalita. Ayun, sobrang na-appreciate ko lahat. Despite na very distinct yung episode ko sa mental health ko na sobrang tare ko. Nito, no? Oo. Parang tinatest ako ni Lord. Oo. Kasi hindi ako nagme-meds lately. Mm-hmm. So, parang may mga... yung days nag-relapse ako. Oo, sobrang tare ko sa kanya. Siguro yun yung isa sa reasons kung bakit hindi ko in-expect at all. Kasi sobrang taray ko sa kanya na hinuhold ko naman yung sarili ko accountable na hindi naman niya deserve yung level of katarayan na parang tatanungin lang siya ang init ng ulo ko. So, ayun. Tinanong ko lang kung ano ba yung contour ba yung makeup na ginagamit niya. Or bronzer. Bronzer nga. Sabi ko, ilang beses ko na sinabi. So, ayun. Nung nag-laon yun kami, nagkaroon tayo ng downtime. Hmm. Tapos, ayun, usual na usap, di ba? Tapos, nagulat ako. Siya yung nag-bring up nung nasa, ano, nasa dagat kami. Tabing dagat, wala sa gitna. Nasa, ano, tapos, naghahintay kami ng stars. Tapos, sabi niya, gawin natin yung annual review natin. Gawin niya. Usually kasi, parang pinag-uusapan namin yung 1 year ng buhay namin para together, ganyan. Yearly. Pero ayun, nung time na yun, siya yung nag-bring up. And sobrang appreciate ko yung talk na yun. Kasi kahit na parang almost everyday tayo nag-aaway, napapag-usapan natin siya. Tapos, alam na natin kung paano i-pacify or paano pakalmahin yung isa't isa. And, ayun. Nung tinanong mo ako kanina, alam ko namang wala na akong doubt sa sarili ko. More of, na-caught off guard lang talaga ako. Sungay ko yan. alam ko, meron akong gusto kong i-share na feeling kanina. Okay. Inisip ko, alam kaya ng parents namin? Ah, matagal ko rin yung kinonsult sa mga tao. Tapos, napag-deciden ko. Kasi napapressure ako dun sa fact na kailangan ko sabihin before. Uh-uh. And hindi naman ako naniniwala dun sa kailangan ipaalam. Diba? Uh-uh. Kailangan lang ipaalam. Yung parang na-topic natin to sa isang vlog natin before na yung konsepto na hinihingi yung kamay ng anak. So, ayun, naisip ko na hindi. Sabay na lang naming sabihin sa parents namin together. So, huwag niyo muna itong i-release ka, kausapin muna namin sila. Naisip ko na gusto ko nakasama kita pag ginawa ko yun. Sharing lang na never na pag-usapan to with our parents. Na yun yung sad life about queer couple na kahit sobrang ready na kayo in terms of compatibility, finances, and future plans, sobrang aligned nyo. May additional layer of struggle na paano natin sasabihin sa family. Mm-hmm. Kasi never naman siya napapag-usapan unlike pag straight couple na sila pa yung mag-u-joke sa inyo kailan kayo magpapakasal. Na pag straight couple, sila pa yung hihirit na gusto ko na magkaapo or kailan ba kayo lalagay sa tahimik, mga ganon, di ba? So, yun ba yung minimum? Oo, parang ganon. So, sa amin, kahit na magsa-7 years na kami, never yun na pag-usapan or never yun tinanong sa amin ng parents namin or kahit sinong family member or relative. So, yun yung parang isa siguro sa iniisip din namin, yung kung paano sasabihin sa kanila. Pero, nag-agree naman kami na more of ipapaalam sa family, hindi magpapaalam. Na-appreciate ko na, ayun, binigyan mo rin ako opportunity na sabay nating sasabihin sa family natin. Kasi, parang from there, kinukonsider mo ako sa every decision in life. Yan, gusto ko nga itong sabihin sa'yo eh. Ano? Itong proposal. Mm-hmm. Kasi may times na gusto kong iabot na lang sa'yo yung singing sa bahay. Mm-hmm. Sayang naman yung planning. So. Ayun. Okay ka na? Yes. Yan. So, bago tayo mag-start, ikikwento lang namin na
nag-propose na ako.